With mga friend. Afternoon, ha? Ano ngayon, mga busy kayo kay... Ano na, nang ano kanini? Nang maraming Christmas ano na, party sa ngayon na tinan natin. O, kayo rin siguro, no? Ako, 6 na Christmas party ang atinan ko. Eh, 4 pa lang napuntahan. Isa ang hindi. O, 2 pa ang hindi. Kaya yan. Isa ang ating pag-lecture bala, hindi on time. No? Kaya gaano pa, maano ka isentip o kung ano ang kailangan para sa Christmas party natin. Ang ating ngayong lecture, no? Kay ang ating buhay ay hindi natin maiwasan, no? Sa gustuin man natin at sa hindi. Mapunta tayo sa failure, no? Kung hindi tayo maka-prepare, no? Kaya yan ang buhay. Failure at success ang ating ano sa buhay natin. Di, sa atin, ang buhay ng tao, kayo tayo ang may ano sa ating buhay. Walang ibang makatulong sa atin, kundi ang ating sarili lang. Kaya ang mga taong mahingan mo ng tulong, mapahiya ka. May problema man ako, tianin ko ang problema mo, ako pa ba ang masolve? Di mapahiya ka. Kaya yan, mapilyur tayo sa ating pag-approach sa mga taong mahingan natin ng tulong. Kaya yan tayo. Doon na lang tayo ma-focus sa mga ng failure natin para sa next year maka-prepare na tayo. Hindi na tayo ma-failure. Okay, kailangan ng mga failure natin sa buhay, eliminate na natin yan. So, ano ba ang mga failure na mga major cause of failure natin? Unfavorable hereditary background, no? Yan ang isang cause. There is little of anything which can be done for people who are born with a deficiency in the brain. Yan, no? Yeah, ikaw na. Yan ang failure natin. No? Kung tayo ay may sa brain, no? Lack of self-defined purpose in life, no? There is no hope of success for the person who does not have a central purpose or definite goal in which to aim. Yan. Pag umpisa pa lang natin, example, bagong kasal, umpisa pa lang natin, may purpose na tayo sa ating buhay. Ano ba ang ating gawin para mag-successful ang buhay natin? Yan, may sikrito naman dyan. Ha? Ano ba ang sikrito para mag-successful tayong mag-asawa? Ito. Yan ang ating tuklasin, no? Yan ang nang kailangan mga tayo. May ambisyon tayo. Kaya ang lack of ambisyon na tao, the person who is so indifferent, no? Are not to want to get ahead to life, no? In life, and who are not willing to pay the price that not touch it, no? Eh, mga taong lack of ambition. Yo,
Kayo mga asawa, wala ko pa ambisyon kayo. Di, paano mag-successful ang life niyo? Kaya wala kayong ambisyon. Na mag-asawa kami, wala kaming bahay. Mag-rent lang kami ng bahay. Di, yan ang ambisyonin niyo yan. At analisa natin paano natin ito. Kung mag-loan tayo para sa bahay natin, kaya ba natin? O paano natin ito mabayaran? Yan ang atin dyan. Hindi kayo, nang dra ka na lang mag-isip, ma-failure ka. Hindi ang wala namang mga taong nang narunong. Mga analisa ng buhay nila na na-failure, no? Kaya yan ang mga anuin natin, element natin, ang mga nabalang kontento na sa buhay. Maski barong-barong lang. Hindi naman ambisyon na makaroon ng sariling bahay. Yan ang kailangan natin sa ating buhay na ito, na maka-eliminate tayo sa failure, no? Hindi maka-ano tayo sa failure na mga plano. Mga plano natin. Wala bala tayong ambisyon. Ganyan na lang, maka-eat na lang tayo 3 times a day, okay na. Maka-sleep na tayo, may bed man tayo sa ating narintahan na bahay, okay na. Pero paano kung magkaanak na kayo? Ano ang maging ano na mga anak nyo? Ano na ang maging papuntahan? Kaya, example, ang bahay nyo, 4,000 ang per, 3,000 per month na lang. Kaya nyo pa ba ang magpa-ano sa school ng mga anak nyo? Kaya yan ang isang kailangan natin, ang ambisyon na magkaroon ng bahay para sa ating mga anak. Yes, no? Kailangan natin ang house and lot. Kaya nang sa ngayon, nagmahal na. Dito sa amin, sa Silay, noon, 60 per square lang. Nang sa amin gani, 40 pesos lang ni per square. Di sa ngayon, siguro 20,000 ni per square ang sa amin. Di kung nag-ano ka noon pa, hindi naka-ano ka-safe ka. Kaya kailangan natin sa ating buhay ang ambisyon. Yan ang pisa sa formula natin na gamitin natin sa atin pag-umpisa ng ating pag-asawa. No? Yan ang gawin natin. Ang kailangan natin sa ambisyon na natin na makuha natin, ha? Kailangan natin yan. Why pa tayong anak? Kaya pa natin yan bayaran? Kaya wala pang hindi pa tayo nagpaaral ng mga anak natin. Ang pera natin ay para lang sa atin dalawa. Kaya ano natin? Ikaw, abi, dalawa ka mong may trabaho. Ikaw ang kay misis, sa pagkain sa bahay. Kay mister, ibayad sa bank. Ginlunan para sa house. Hindi ba may ambisyon kayo? Okay. Hindi naman, hindi ko alam kung pila ka years yan ang sa ang ginlunin nyo. Okay lang kaya dalawa man lang kayo, kundi kaya nyo yan.
Kung ano lang ang ano ni Mrs. sa pagkain, ganyan lang. Kontento na kayo. O ano ba? O sige. Diyan na tayo sa lakunang kwan. Insufficient education. No? Insufficient education. Proven that the best educated people are open those to who are known as self-made, no? Self-educated, no? To take more than a college degree. That, yan ang gawin natin. Kay mahirap na wala kang, wala, hindi ka professional. Kaya kung tayong mag-asawa, hindi tayo nakatapos sa pag-aral. Hindi natin pabayaan ang anak natin, no? Kailangan natin mapaaral sila at mapaprofesional. Kaya, ang kailangan dito sa number 2 ambisyon, diyan na tayo sa wala pa tayong anak, sa lahat na ang ating anuhin. Yan ang i-focus natin, no? Kasi pagka-finish natin, siguro, mga, hindi, example, 10 years na, wala na tayong kwan sa loan natin ng utang. Wala pa tayong anak, o kung may anak na maliit pa, na hindi pa nag-aral. Kundi, next naman natin na project ay ang para sa anak natin. Deposit tayo para sa anak natin o kung ano ka ng education dyan na pagkakuha natin kung mag-umpisa sila, may insurance na o kung may ano ka na sa ano na hanggang pag-graduate, hindi ka na mag-problema. Kung maliit pa lang sila, dyan deposit ang money para sa kanila na pag umpisa nila elementary school at high school, kung sa public na school man lang, maliit lang na pera ang lalabas sa bulsa natin. Kaya kailangan natin ang prepare sa college ng mga anak natin, no? Kung ano ang gusto nila, sila ang magdesisyon. Kasi kung tayo hindi sa chitbol, kaya hindi nila type ang mga kursong nila sa atin. Kailangan natin respetuhin ang desisyon nila, kung anong gusto nila, no? At dyan muna, survey mo sa school ba ang gastuhin ko ba dito pag magkano ba ano muna. Para sa iyo ang desisyon ko, time deposit mo o ipansure mo sa iyo kung ano ang ano mo to sakap o mga ano ganyan o sa iyo na para na hindi ka mahirapan, hindi ka mag ano kang makus ka ng failure, no? Na magplano kang na hindi na naka-mood o kung naka-sunod sa muda ng buhay mo, no? Na tayo sa mga damit. Kung noon bell bottom ang dargo, susuot ka sa ngayon, tawanan ka ng tao. Hindi na muda yan. Ang ano na maliit na ano na sa ano, no? Kung sa ano po't yung kaya yan ang masunod ka sa mood, no? Ganyan, no? Ang ating gawin para hindi kayo malapan sa pagplano sa buhay, no? Huwag nang mag-ambisyon tayo at mag-desisyon agad sa pag-umpisa pa lang na pag-asawa natin. Na yan na. Una ang ating bahay, no? At saka para sa mga anak, para
hindi ka mahirapan pag ano, kaya ang ginawa ng aking best friend na ang sa kanya muda noon ang cup kanyan ang mga daw depositohan mo ng money na sila na ang magpaaral hispis ng anak mo eh kuha na lang sa school ang money pang ano no ang gatsusin mo na lang ang nila pamasahe nila at ang pagkainin nila kung daan doon na sila sa school. Yan na lang, no? Kaya yan. No? Nang gawin natin ang mga nang ano natin? Write natin yan. Ano ba? Batangan ng plan. Na kung ano ang gawin, no? Oh, lack of self-discipline, no? Na health, ang health naman nga may mga nang ano, may mga sakit ang mga sababi. Cause of health are over eating of food. Ang nagkakawasan nga na hindi tayo mag-want, no? Ang una natin abi, lack of discipline. Why tayo disiplina sa come through self-control, no? You must control yourself, that your negative qualities to control condition of not conquer or your way to conquer yourself. No, na-controlin natin ang ating sarili, no? Sa ang mga hindi bala daw sayang balang money natin. Huwag natin anuhin. Gaan na importansya. Ang pagmadyong, ang pagdrink, mga likuro kung ganyan. Huwag muna. Kaya ang kailangan natin ay ang ating bahay. Kaya ang ang drink natin, ang madyong natin, at ikasunin natin, dyan muna sa bank na linunan natin. Ano na lang, pagka-finish na lang natin at mga anak natin, everyday, madyong na. Everyday, labong na, kusimister na, enjoy na sang life. Kaya wala na tayong problema. Wala na yan away. Tapos ng mga anak, tayo naman na mag-asawa ang mag-enjoy sang life natin, no? Huwag naman pagdamutan, no? Ha? Kung ano noon si Mister, yan ang gusto niya, magsabong. Pabayaan mo. Huwag mong awayin. Kwan pa kung sa retirement siya ang money niya na ano dyan. Okay lang. Money niya yan. Bili na makain natin kung sa amin niya sobra na kwan, isabong mo lahat. Every Sunday. Ang kamisis kung sa water district o siniko o kung sa kurinente at sa water bayaran na at magmadyong na enjoy na sang life, no? Kayo naka-finish na mga anak, dyan na ang house and lot mo. Di sino ba ang mag-aabel niyan kung ganyan ang gawin natin na plano sa buhay natin at may ambisyon tayo sa buhay, no? Yan ang ating gawin. Pang sa health natin, hindi mag-overeating. Upod ang conducive to health nang hindi pala mabuti sa katawan natin. Wrong habit of thoughts giving expression to negatives. Yan ang naging away natin sa mag-asawa Hindi tayo gustong pagpalam na wrong tayo.
Eh, pag sabi ni Mister na, huwag kang ganyan, magalit na. Pero si Mister ang okay. Ikaw ang may kasalanan. Kaya yan, na kailangan ang wrong habits mo, eh baguhin mo, no? Nang wrong mga thought mo, wala. Nang isip mo, silang may kasalanan, pero ikaw pala, kaya ganyan, baguhin natin yan para mag-touchable ang ating marriage. Wrong use of use of an over intelligence in sex, lack of proper physical exercise and adequate supply of fresh air due to improper breathing. No? Oh, napunta naman tayo sa unfavorable environment influence during childhood. No? The best shall be pre-growth. Most people who had criminal tendencies acquired them as to in result of bad environment and improper associates during childhood. No? Kung si Mr. ganyan sa wrong tayong ano bala sa mga environment natin na ang mga taong sa paligid natin eh mga basagulero o kung ganyan mga anong na ikaw man inahawa ka rin, baguhin mo na sa buhay mo. Kay Madriana, ang mga failure, hindi ka na bachelor, no? May asawa ka na, may obligasyon ka na, kaya wag na. Stop na. Kay mapunta yan sa failure ng buhay mo. Kaya yan. Oh. Fail destination, no? Most people fail because they wait for the time to be right to start doing. Na, mga taong nang kwanda, nang mag-desisyon bala ng plano nila. Huli na. Huli na. Well, wala na chance kang sa ngayong huli ka na nag-desisyon na maano ka na house and lot. Sa ngayon, dito sa amin, sa Chilay City, ang pinaka minus na amount per square meter ay 5,000 per square. Di ang 100 square meter mo, ilan na yan? Noon ang 100 square meter, 30,000. Sa amin to, 1,101 square meter, 40,000 lang. Di sa ngayon, ang price nito ay 20,000 per square na. De, kung hindi nakabili kami ng ganitong lot, saan kami nakatira ngayon? Bundok, sa mga tsinda, o sa malayong lugar na kung gabi mag-awi ka, wala kang anuan, daon ka sa waiting seat hasta may masakyan ka naman papunta sa lugar na tinatirahan mo. Kaya yan, sa hindi failure na desisyon, panggaling mo sa Bacolod City, uwi ka, ano ka lang sa series, bahay mo na. Te, ano ba ang problema dyan? Maski wala kang sasakyan, makanyaway na delikado ang buhay mo. Na may ma-hold up sa'yo. Kung doon ka, uwi sa mga malayong lugar, ma-hold up ka ng tao dito.
mayroon ditong sampol ako nang ang babaeng yan may pensyon. Hindi ko alam, maliit mo lang siguro, basta 2,000 o kung magkano lang. Tiya siguro ang nag-gold up sa kanya, taga kanila. Sa hindi ko lang anuan ng mga lugar, no, kay baka kung madelikado tayo. Ngayon, nag-wrong timing siya. Hindi, kaya ang kukunin na pera ng matanda sa post office. Hindi pa raw dumating doon ang pensyon niya. Uuwi na sana sa lugar nila sa bundok. Hold up siya. Akala ng hold up, pero marami siyang pera kaya nakuha yan ang pensyon niya. Ang hindi alam, 150 pesos lang ang ng wallet niya. Pero kayo kilala siya, pinatay. This 150 pesos lang, pinatay ka na. Kaya yan ang delikado kung ang initirhan mo isa malayong lugar. Kaya mas mabuti kaano ka ng lot na malapit lang sa highway. Kaya yan ang delikado. Dalawa na ang namatay sa amin sa hold-up dito. No? Tricycle ang kinakyan ng isa. Pinatay siya pagdating sa walang mga tao sa lugar. Yan. Hindi pa siya nakita. Kaya akala ng tao kung saan lugar, ubos na. Yan ba ang ginawa pala ng hold-upper sa kanya? May kwan lang na nagindig bala nga pet, no? Guro gawin ng kwan bala. Deep well kung gawin kanina. Ng toilet. Doon pala siya pinastan at saka naglabas ang heryang nalalong laindi sa akin. Kaya doon siya nakita. Pero patay na. Kaya ang bintahan mo siya kung ang bahay mo malapit lang sa mga dipasayin sa sakyan. Kaya yan ang hindi tayo mag-desisyon ng huli na, no? Kinanglan natin ang ambisyon, no? Na lack of self-power of decision na dyan tayo na failure. Hindi yan tayo na failure, no? Ang power of decision natin huli na. Wala na tayong magawa dyan. Hindi na natin makaya ang mga price ng lot na kailangan natin. Ang material ng bahay, kung magpaano ka, mas mahal pagkit. Kundi wala nang chance na baka abel tayo ng house and lot. Dyan tayo sa lack of kuna sa failure na pagdesisyon, no? Lack of health. Self-defined power of decision. Wrong selection of mate and marriage. Dito naman, no? Marriage. Bring people into intimate contact unless the relationship is harmonious. Failure. Ikaw. Alam mong walang trabaho ang taong nagligaw sa'yo. Na kung mag-asawa kayo, ikaw lang ang may trabaho, ikaw ang pakain, at wala ang mga anak mo, hindi siguro magpaaral. Sa'yo, okay na lang ba? Hula mo siya. Pero
wag na mag ano, wag muna mag decision ng ganyan, no? I-analysein mo muna kung ano ba ang napatunguhan ng aking buhay dito kung ito ay aking partner. Hindi naman tayo over na bisyosa. Maski basta may trabaho lang, okay lang. Dalawa na lang kayo, hindi na ako mahirapan. Kaya ganyan, no? Decision, wrong, selection of mate of marriage, no? Yan, mapunta tayo sa failure, no? Yan ang ating, major cause of failure natin. Yan ang ating alajan, anay, no? Kung nandyan pa lang tayo sa umpisa. Na ganyan na lang, no? Wrong selection of associate and business, no? Ang mga business na... Ang sa business naman ganito, ay nag-kwan ka ng business, nag-umpisa ka ng business, hindi mo naman alam ang... Hindi mo alam ang pagpa-operate. Kailangan mo sa imong sa iyong nalalaman. Katulad ng marunong kang maggupit ng buhok, barber shop sa lalaki, beauty parlor sa babae. Yan, kaya diyan ang skill mo. Ayan ang gawin mong negosyo. Bati sa nalalaman mo. Para hindi ka mahirapan, no? Hindi ma-failure ang negosyo mo, kaya marunong ka. Noon, nagtrabaho ka sa mga grocery, department store. Gusto mo nang magpundar ng negosyo. Doon ka, sa sari store o kung anong... na trabaho mo doon sa pinagtrabahoan mo. Diyan ang nalalaman mo, i-implement mo sa sarili mong negosyo. Diyan. Huwag kang madalos-dalos na wala kang alam sa negosyo yan. Maano ka, may ma-failure ka, hindi ka marunong. Kaya huwag mag-desisyon ng mga negosyong hindi mo alam, failure yan, ganyan, no? Yan ang ating nangadasyon, ang atin naman na instability ng mga, ng instability to cooperate to the others, doon na balang mga taong parang mag-asawa, hindi kayo nag-intindihan. Gusto ng partner mo, ito ang negosyong gusto niya. Ikaw, Indianin. Hindi, yan. Hindi, nagkatugma kayo, failure ang wrong selection of mate and marriage, no? And that's on, over question, no? Wrong selection of associate and business. Superstition and prejudice, no? Wrong selection of education. Now, lack of concentration of effort, no? Yan, ang kwa naman ang habit of indiscriminate spending. Yan naman. Kung may negosyo naman tayo, ng overspending naman tayo, failure naman ta. Punta naman tayo sa failure. Kaya yan ang ating i-eliminate kung mag-plano na tayo sa buhay. Huwag na overspending. Pabayaan na lang, chair na lang na plastic lang ang chair ta. Huwag na kumplituin ang appliances. Yan, importante, bahay lang. Bed lang. Okay na kayo magamit natin, no?
Kaya, wag mag-overspending tayo, no? Kaya yan ang isa naman na pilyon natin, ang overspending natin. Ang spending natin over saan sa income natin. Diyan tayo, punta tayo sa pilyon. Kaya huwag muna ang mga material o gamit na hindi naman natin, mga appliances na hindi, o mga bagay na hindi naman natin magagamit, huwag muna. No? I-focus natin muna sa pagkain at gamot lang at sa ating utang sa ating housing loan. Yan lang muna ang ating ng tagaan importansya. Na ang kwa naman system of not acquired throat and institutional dishonesty that is no substitute to honesty. No, yan ang ano. That's one. Egotism and vanity. This quality